Hello guys, how are you doing today? Alright, magandang araw po sa inyong lahat. Okay, today I will be sharing if how much, if magkano yung magpatiles sa IME. IME ba to? I'll just correct it on the title later. I'll check if this is really IME. But anyway, comment down below. Sorry talaga, medyo makalimutin na ako. Matandaan ako siguro. Nakalimut na ako kung ano yung model ng house ko. So, yeah, IME, a row house. Sa Lumina. So, Iloilo. I think same siya sa Irene. I don't know. Same yung size pero may mga difference sa mga like windows. Gaya ng akin. So, jealousy. So, walang grills. Well, anyway, whatever. So, this is before we had the grills installed. And we were working on the tiles. So I had to order, nag-order ako ng, nakalimutan ako kung magkano yung sand na to. Sand ba yan? Sorry, hindi ako professional. Yeah. I think, mga 5,500 yung nagastos ko dyan sa balas. kung sa Bisaya, balas yan. So, ito na yung pag-start ng... I think this is day 3, I think. So, nagka... Yung day 2, nagka-brownout kasi nagbagyo. So, ito na siya. So, I think yung tiles ko is like 240 per piece or 220. So it depends, the cost is all nakakadepende din sa magkano yung tiles. Ano yung size, yung quality, yung saan mo binili, yung store. I think 60 plus pieces ito, mga 65. So mga 9,000 plus yung nagastos ko dyan. So, bali, mga 10K kasama yung gasolina sa aming pickup. So, I think mga 4,000 ito. Tapos yung labor, 6,000. During high school, may joke na I remember the trees are cutting. Sabi ng isang professor, I think. Parang joke siguro. So, yeah. Naalala ko. So, tiles are cutting. So, I think siguro ito yung... hindi ko nakalimutan ako. Ano yan? Well, anyway, isa na nag-notes ako. Pero next time, I will improve, okay? So, ito na yung almost tapos na siya. So, tile grout na lang. So, ito. So, medyo madumi pa. So, hindi pa natap. Kakatapos lang. So, so, baka sa next video, show ko yung fully picture na or video na food ng tapos na yung tiles. So, at least gusto ko doon yung tiles. So, maswerte kasi availability din. So may isa kong nagustuhan, I think, tapos walang stock. So at least ito, gusto ko siya, parang marble yung dating. Di siya gaano kaputi, di siya gaano gray, parang tama lang sa akin yung gusto ko, kasi yung white, kasi yung apartment ko dati white, parang tinawag ko yung minastir. So, buhangin. So, bale. So,
ito yung price na 2022 na price. So, new labor, 5,000 or 6,000, I think. Depende na yan sa usapan nyo sa laborer. So, let's say 6,000 yung labor, 9,000 yung tiles. Oo nga, no? So, 5,000 ata yung buhangin or 4,500. So, 9,000 plus sa tiles. So, 10,000 na lang pati yung gasolina, etc. Tapos, I think mga 5,000 ata, 15,000, mga 20, 21 siguro. So kasama na yung mga ibang materials or like tug rock, pamasahin nyo pa, tapos merienda. So mga more or less mga Depende din yan sa tiles. Magkano ang tiles? So, bali, kung medyo, hindi na, medyo ordinary yung tiles, I mean, medyo hindi, kung hindi mahalahalin yung tiles, so, I think yung total, kung mga 20 or 21,000. So, bali, mga more or less, mga 20,000, kasi kung magpa-tiles sa 2022. Provided yung laborer mo to, yung panday nyo or ay hindi professional or yung mas mahal sumingil or yung mga contractor or yung mga talagang pulido at parang iba lang bang level yung yung kanilang ano finish pala. Pang pulido na pulido talaga. So, bali, pero ako okay na ako dito. Anyway, nagmamadali kasi ako tapos mahirap makahanap ng affordable na tao that time. So, yung mas what's important sa akin is at least nakamove in ako agad. Tapos at least medyo okay naman tingnan. Anyway, wala naman sigurong perfect. At hindi ako maka-afford ng contractor or ng talagang professional at talagang pulidong-pulidong level. Mahirap makahanap ng mas magandang outcome in short notice. At especially pandemic pa ngayon. At saka natapos nila I think 3 or 4 days I think. Kasama yung grills. Balay ko lang yan, mga 20,000, so more or less, so yeah, pasensya na kung hindi ko na natago yung resibo kasi stress ako that time. Mahirap talaga yung mag-transition, tapos may apartment ka pa, mag-aayos ka pa sa apartment, tapos marami ka pang babayaran, marami pang stress, tapos maghanap pa ng tao, maghanap ka pa na magdadrive sa'yo, maghihirap ka pa ng salak ng kotse, so basta ganun. So yes, so salamat sa panonood. So at least baka makatulong. Well, mas maganda kung kamag-anak yung gagawa ng tiles nyo, kasi kamag-anak eh, so mas pulido, mas makamura. But what's important thing is at least okay naman tignan, medyo maganda naman tignan, hindi lang talaga pang the best, but at least okay na yan. And yung the important thing is nakalipat na agad. Okay, so yung ibang ipapaayos, papagawa, so slowly lang. Tsaga-tsaga lang muna, take it step by step, kasi mahal eh. Wala namang mura, pero wala tayong hawak ng ganung kalaking pera all the time. So, thank you so much for watching. God bless. If hindi klaro yung sinasabi ko dito,
pasensya na talaga, hindi talaga ako magaling magsalita, but I want to make content, share, and help people. Just comment down below kung may, at saka kung may mga clarifications. At saka kung makita ko na yung mga resibo, I will update it to the pinned comment. But kasi mahirap pa ang yun, kasi ang liit ng bahay, tapos marami akong gamit, tapos hindi ako makagalaw. So, see you next video. Thank you.